Idol, National Heroes Day ngayon. National Heroes Day. National Heroes Day. Sino naaalala mo ba yan eh? Marcos, siyempre. Marcos? Magandang araw mga kabudol, no? Nandito tayo ngayon sa Cuneta Astrodome, no? At ngayon nga isine-celebrate natin ang araw ng mga bayani, no? National Heroes Day. At siyempre samantalahin na natin mga kabudol, no? At tayo ay magtatanong, no? Magsusurvey tayo, no? Sa panahon na ito, pag naaalala natin ang National Heroes Day, ano ang pumapasok sa isipan ng ating mga kababayan? Sino nga ba ang bayani? Si Ninoy o si Makoy? Alamin natin yan. So yun Idol, no? Nandito tayo ngayon sa Astrodome, no? Sa labas. At nakita natin ito si Idol, no? So alam naman natin Idol, National Heroes Day ngayon. Yes sir. So pag National Heroes Day, ano ang sino ang bayani na pumapasok sa isip mo? Marami sir. Sina Miss Bonifacio, Sherizan, mga namatay sa naibagting masa ano, yung nakaraan. Umating dito Idol, madaming alam. So ito ang question Idol. Okay, National Heroes Day, bayani. Tatanungin nga namin, sino sa palagay mo ang dapat tawagin bayani? Si Ninoy o si Makoy? Si Makoy siya. Bakit? Bakit? Kasi unang-una, nagkaroon tayo ng World War eh. World War 2 kasama sa naipaglabasan na naipagdima sa World War 2. Tapos naging presidente siya. Kaya parang karapat-dapat na maging bayani siya. Matindi sa history to, okay, no? So, sinusubukan tayo na idol sa history. No? Sinusubukan tayo sa idol sa history. Matatanungin kita, kailan namatay si Ninoy Aquino? August 21. Di, pero yung taon, di ko na alam, 1982 yata, ay, ano. Nasa 1980. Okay, tama. August 21, 1983. So, ano ba rin yung dating senador doon sa tarmac sa naiwan? Na tinatawag, no? So magaling idol. Salamat, thank you so much. So para sa iyo, ang bayani ay si Makoy. Okay. Araw na ito. So idol, alam mo ba kung ano ang araw ngayon? Heroes Day po. National Heroes Day. Okay. So kapag National Heroes Day, ano ang pumapasok sa isip mo? Sinong bayani? Jose Rizal po. Jose Rizal, okay yun ah. Kaluneta, di ba? Okay. So ngayon, tatanungin kita idol. Dahil National Heroes Day ngayon, sa tingin mo, sino ang bayani? Si Ninoy o si Makoy? Hindi ko alam. Okay, hindi niya alam mga kababayan. So, si Ninoy ay dating senador. No? Siya yung binaril doon sa airport. Kaya pinangalan sa kanya yung ating paniparan. At si Makoy naman, si Ferdinand Edralin Marcos. Pagka National Heroes Day, yung pumapasok sa isip mo, Jose Rizal. Thank you so much. Istorboy yung pag-ML. Nag-ML ka ba? Oh, istorboy muna kita. Ay, teka lang, baka matalo to pag in-istorbo natin. Ay, oo. Nag-ML. Ito muna si Idol. Ito naman ay, ano lang, katuwaan lang naman to. No? Alam naman natin, holiday ngayon, di ba? So, ano meron ngayon? National Heroes Day. Okay, National Heroes Day. Alam ni Idol, National. Kapag ka ba National Heroes Day, sinong bayani ang pumapasok sa isip mo? Jose Rizal. Jose Rizal. Saan ba nakalibing si Jose Rizal? Nagtitinda pa eh. Nagtitinda pa. Punahin mo yung negosyo. Siyempre, negosyo yan eh. Business is business. So yun. Habang bumibili sila ma'am, okay po tayo. Shoutout tayo sa mga taga-Pasay. Okay. At ma'am, nanalo ng bigas. Yun, nanalo ng bigas. At 1,000 checks, ma'am. Ay, isa pala yung sumayo kanina. Okay, so ganito muna. No, total, nandito na tayo ngayon at para makita na rin kayo sa YouTube. No, at sa FB. Okay. So, tatanungin na kayo, boss. Okay. Ano bang araw ngayon? Araw ngayon? Lunes! Lunes, araw ng mga bayani. Bayani. Okay, National Heroes Day. So pag National Heroes Day, sino po yung pumapasok sa isipan natin bayani? Si Rizal. Rizal pa rin talaga mabenta ngayon si Dr. Jose Rizal. Pero ang tanong ko po ganito, no? Ano? Kung tatanungin po kayo, ano? Sa araw ng kabayanihan, sino po ang bayani para sa inyo? Si Ninoy o si Makoy?
BBM. BBM kami! Ano ka ba? Gulo mo. BBM kami! Makoy po, Makoy. Makoy po. Yung tatay po. Yung tatay. Yung tatay. Marcos. Okay. So, Marcos. Marcos daw. Okay, Marcos daw po. Maraming salamat sa inyong... Serizal ang ating pambansang bayani. So idol, tatanungin kita, total natinig mo naman yung aking tanong, no? Sa'yo, para sa'yo, sino ang bayani? Si Ninoy o si Makoy? Si Makoy. Makoy, Makoy. Bakit si Makoy? Trip lang. Trip lang. Okay, trip lang. Malakas mag-trip to, idol. So yun, basta si Jose Rizal lang pumapasok sa isip niya kapag National Heroes Day. So thank you so much, idol. Thank you so much. Shout out. Idol, National Heroes Day ngayon. National Heroes Day. National Heroes Day. Sino naaalala mong bayani? Marcos, siyempre. Marcos? So tatanungin kita, idol, no? Medyo naunahan tayo na, idol. Tuwing National Heroes Day kasi, pinagse-celebrate yung mga bayani. Yes. Pero kung ikaw tatanungin ko, sino ang bayani sa'yo? Si Ninoy o si Makoy? Marcos pa rin. Bakit? Okay. Ah, siyempre siya yung ating presidente ngayon. Oh. Diba kaya siya ang heroes din? Oo. Oh. Diba? Pwede. Pero doon sa tatay, no? Tatay niya si Makoy. Siyempre. Okay. Siyempre si Bongbong Marcos, ang heroes din. Tatay. So, ang nanay niya si Imelda. Okay. O, diba? So, solid BBM to. Siyempre BBM tayo, diba? Siyempre, ang pinaka-heroes there natin dito, si Mayora. Yes. Yeah, siyempre, sa salub ngayon, siya ang heroes day ngayon. Birthday, di ba? Siyempre. Thank you. Papasalamat tayo kay Mayora. Mayora, maraming salamat po, ha. Na pila sa inyo, tagapas sa henyo. Yes. Lalo, nandito ba ang aming tropa? Si Umali. Ayun, idol, pasasalamat sa birthday ni Mayora ngayong araw na ito. At saka ito po, nagpapasalamat kami sa walang tumutulong sa amin kay Sir Bok. Sana po, makarating po yan sa atin. Okay? So, sa mga kapatid po, na walang iba ang boss namin, si Boss Prince. Okay, so, Sir Prince, so thank you. Yun, birthday ni Mayora kasi ngayong araw na ito. So, dito naman tayo at maghanap tayo ng mga tatanong pa natin. Sir, magandang hapon po. Maistorbo namin kayo, sir. Okay, sir. Ano pa yung celebrate ngayong araw na ito? Bukod sa birthday ni Mayora. National Heroes Day. Siyempre, ang pinaka... ano natin. Ang hero natin ngayong araw na to. Walang iba kundi si Mayora. Mayora Emmy Calixto. Ma'am Emmy Calixto. So, sir, kapag ka po ba National Heroes Day, sinong bayani ang pumapasok sa iyong isipan? Marami tayong bayani. Pero ang pinaka... Bayan! Sikat ng bayani, ayan si Jose Rizal. Jose Rizal. So, yun talagang... sa mga Pilipino, pag tinanong natin kung sinong bayani, talagang sikat itong si Gat Jose Rizal. Dr. Gat Jose Rizal. So, sir, pero tatanungin kita, no? Total, ikaw naman ay... tingin ko naman, inaabot mo naman itong mga panahon ng mga 80, no? 70-80. So, sir, kung pagka tinanong ka, halimbawa, no? Ngayon, usok-uso itong history, usapan, eh. No? Sino para sa'yo ang dapat maging bayani? Si Ninoy o si Makoy? Nung bata ako, hindi ko talaga expected na... maging hero si Marcos. Talagang maraming nagawa si Marcos. Kaya alam mo naman na maraming kumalaban sa kanya, pero talaga si Marcos na talaga yung bayani. Maraming nagawa si Marcos. Hindi alam na ibang tao yan. Bayani rin si Nino, pero mas popular si Marcos siya. Talagang maraming nagawa. So mas matimbang sa'yo, no? Mas matimbang kay Sir. Na mas matimbang sa kanya na tawaging bayani Apo Lakay. Apo Lakay. Dapat talaga natin gawing bayani si Apo Lakay. Hindi natin pwedeng hindi siya maging bayani. Alam mo naman, na politika, di ba?
talagang Marcos talaga ang dapat maging bayani talaga. Tokti na ng umaga, nandoon si Pangulong Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani at doon niya isinelebrate itong tinatawag nating National Heroes Day. At alam naman natin, hindi lingid sa ating kaalaman na doon din nakalibing ang kanyang tatay na si Ferdinand Edralin Marcos. So kayo mga taga-Pasay, talagang mahal niyo ang mga Marcos, sir? Ay, ano pa naman, talaga namang maraming, nung panahon ni Marcos, talaga namang maraming nagawa siya. Kaya sabi nga sa'yo, na politika, daming nanira. Talagang mas, yung mga nakikita natin ngayon, napapakinabangan natin ngayon, si Marcos ang gumawa yan. Siya lahat yan. Ngayon, yung ginagawa pa nilang mga kasalukuyang mga istruktura, panahon pa ni Marcos yan. Kaya tinutuloy lang ng administrasyon ngayon. Eh, maraming salamat po at shout out tayo sa Pasay Traffic Management. Salamat ulit. Magandang hapon sa inyong dalawa. Ngayon, papasalamat kami sa aming mayora, Emi Calixto, na nagkaroon kami ng mayora na napakabait at matalungin na tao at nakakausap. Maraming salamat, mayora, at nandiyan ka sa amin. Salamat. So sir, thank you so much din po. Thank you so much. Pagka National Heroes Day po ba, sino na iisip mo po? Paso sa isip mo na bayani? Yung mga sinauna natin bayani, kaya yun ang si Rizal. Okay. So si Rizal? Nangyaring mabini. Okay. Sa, marami pa. Marami pa mga bayani. So ito sir, usap-usapin ngayon. No? Ito nga, no, dahil popular ngayon sa usapan, dahil ang presidente natin ngayon ay isang Marcos. No? At nung nakaraan naman, naging presidente natin si Noy Noy at si Cory Aquino. Kung ikaw tatanungin ko sir, para sa iyo, sino ang mas karapat dapat na tawagin bayani? Si Ninoy o si Makoy? Makoy. Bakit? Kasi ano eh, halos lahat naman na, lahat ng mga napagawa ng tatay niya, ano eh, kanila yun eh, paunlad ng Pilipinas eh, para sa pagpapaunlad ng Pilipinas, mantalang kinakuri kasi. Mga lupa rito pinagbibenta, yung mga ano, mga pabahay na dapat na ano, Miragdo, gaya ng Miragdo, maari-arian ng gobyerno, pinagbibenta niya lahat. Tapos ito naman kay Makoy naman, mabait naman si Makoy eh, kaso nga lang hindi siya mahilig sa media, hindi gaya na itong mga liberal, hindi gaya nila Pinoy na konting ano, konting gawa ng ganito, nakamedia agad. Kasi ang mga Marcos kasi hindi mahilig sa media. Talagang kumikilos lang talaga sila ng ano, sariling gawa nila. Yun lang. So para sa'yo, Makoy. Makoy ako. Okay mga kababayan, para kay sir, ang dapat tawagin ng bayani kay Ninoy at kay Makoy ay si Marcos. Thank you sir, thank you. So yun mga kababayan, mga kabudol, no, at marami tayong natanong, no? Dahil nga National Heroes Day ngayon, tinanong natin kung sino ang pupasok sa isipan nila, no, ng bayani ng ating bansa. At tayo tinanong na rin natin kung sino ang mas karapat dapat tawagin bayani, no, kung si Ninoy ba o si Makoy. So panoorin nyo ang ating mga vlogs, no, Cags TV. Supportahan po natin sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe nyo po, click the notification button para lagi updated sa mga live streaming at sa mga bagong videos natin. So hanggang sa muli, Cags TV po. Balitang politika at iba pa. Sila ang inyong maaasahan, may balitang totoo sa bayan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay, galing sa kanila mismo ang salaysay. Bagong makabayan na mamahayag, makadiyos, makatao, makabayan lahat. Yan ang mga vloggers ng bayan, magkahalang